Tiyak na punuan at napakarami ding tao sa mga sementeryo. So let us see the situation on the ground with the help of our mobile journalists. Nasa Manila North Cemetery si Mobile Journo Mary Mon Reyes. Mary Mon, how is the situation there? We know you were also there yesterday. Gaano kalaki yung diferensya ngayon? Nako, Denise and Lord, sobrang laki ng difference. Kasi as of 2 o'clock p.m., ayon sa advance command post dito, 840,000 na ang crowd estimate ng mga pupunta ngayong araw na ito dito sa Manila North Cemetery. And kung inunote natin, last year kasi 930,000 yung naging final tally for November 1 last year. So ngayon, ilang oras pa lang, hihintayin pa natin, mga 5 hours pa ito bago mag 7 p.m. which is yung supposed cut-off ng visiting hours, pwedeng ma-meet or malagpasan na itong 930,000 mark. Sa likuran natin, makikita ninyo, hindi natatapos yung paglabas ng mga tao at the same time yung pagpasok dito sa entrance. Doon naman sa 840,000 plus na natali ng crowd estimates, nasa 500 naman yung mga nakumpiska na, na ipinagbabawal na mga bagay. So far, marami pa rin sa mga nakolektang ito ay yung mga pabango with alcohol content, lighter, vape, sigarilyo. May mga sinisita rin na nagbibit-bit ng kanilang bisikleta na hoping daw na makaparada kahit ito sa gilid ng gate, pero bawal ito. At the same time, may nakita rin tayo mga nagbibit-bit pa rin ng kanilang fur babies na hindi pa rin pinapayagan na makapasok. Ultimo dito sa labas, kung makikita ninyo, sa labas mismo ng Manila North Cemetery, kung saan nakapwesto yung ibang mga nagtitinda ng bulaklak, tsaka ilang mga vendors, sobrang punong-puno na compared sa kahapon na tila nakakapwesto pa tayo kung saan-saan. Pero ngayon, kailangan na natin umakyat para magkaroon ng mas magandang vantage point na makita yung paligid na ito. Mary Mon, isa sa mga sistema na ini-implement nila dyan ay bawat bata na pumapasok, ano, bawat bata ay nilalagyan ng tag just in case magka ligawan. Marami na bang mga ulat na mga insidente may mga batang naliligaw at natagpuan? Sa araw na ito, nasa 700 na yung mga minors na na-name tag, na-register at nakuha yung contact details nila para nga kung sakaling maligaw, ay alam kung sino yung ipe-page. So far ngayong araw na ito, meron na tayong narinig na dalawang announcement sa megaphone ng mga batang naliligaw. Yun nga lang yung isa sa mga ito kasi hindi raw siya bisita sa Manila North Cemetery, kundi residente raw, anak ng isa sa mga residente dito sa lugar. So ang problema, walang record yung bata na ito pagdating doon sa Manila Social Welfare Desk kung saan sila mabibigyan ng name tag. Pero since kumbaga magkakakilala yung mga mga residente dito, madali naman daw na na-trace kung kaninong magulang ang batang naligaw. Meron pa tayong ilang narinig na in-announce sa megaphone ng mga kabataan na inilagay doon sa isang action post sa waiting area para nga masundo ng kanilang mga magulang. So far numbers, hindi siya malinaw, pero by observation, marami-rami na ang naging announcement ngayong araw na ito ng mga batang naliligaw, whether or not bisita sila o residente lang sa lugar. Lord. Mary Mon, nakaikot ka na rin ba dun sa mga iba-ibang puntod ng mga, you know, mga popular personalities at kamusta naman yung mga bumibisita sa kanila? Actually, hindi nga parang bumibisita lang yung iba dito. Yung iba naglilibot din kasi maraming former presidents ang nandito. Sila Ramon Magsaysay, Manuel Rojas, Sergio Osmeña, even mga former senators, Senator Claro M. Recto, even yung dating labor secretary na si Jose Figueras, nandito sila. And so far sa nalibot natin, yung puntod or yung burial site ni former President Ramon Magsaysay ay open siya sa public. So marami ang pumipisita dito, nagpipicture at nag-aalay ng mga bulaklak. Same goes din sa iba pang mga notable burial sites sa paligid ng North Cemetery, Denise. Oo, andyan din. Of course, si FPJ nandyan din. Mm-hmm. Si Sergio Osmeña, Manuel Rojas, nandyan din. Ano? At ang mga pamilya Nakpil. At ang isa po sa tinatawag na prinsipe ng mga makatang Tagalog, si Jose Corazon de Jesus, no? May tula yung kanyang lapid at may anghel. At yung veteranos din ng mga revolusyon, nandyan po. Eh, nakita mo na ba ulit dyan, Mary Mon, yung mga para sa mga fur babies naman, halimbawa? Yes. Diba? May mga, ano yung, ang kakuyot ng mga, ano eh, mga pangalan nila. Yes, Lord. Malayo-layo yung lakarin siya mula dito sa main entrance point ng Manila North Cemetery. Pero sa nalibot nga natin kanina, maraming bumibisita. Kaya nga ang problem din dito, kasi ipinagbawal ang pagpasok ng fur babies mismo ng mga bibisita. Mm-hmm. So medyo naging ano siya, a mix of emotions para doon sa mga pupunta. Kasi yung iba namang na naglibing dito ng kanilang fur babies, syempre meron din silang dalang
fur baby sana nabibisita rin sa mga kamag-anak na aso nito o pusa o iba pa. Pero since yun ang naging panukala ng lokal na pamahalaan ng Maynila, wala rin silang magagawa kundi sumunod na lamang. Oh, kawawa naman. Sasama loob ng mga alaga nila. Anyway, maraming salamat sa iyo, Merimon Reyes, ang ating mobile journal reporting live mula sa Manila North Cemetery.